mga idol at kabayan, mga pagbabago sa mga isla ng Pilipinas sa Calayan Island Group sa West Philippine Sea, ating nakita Kota Island at Parola Island. Meron ng helipad at mga bagong gusali na itinayo ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi lang yan, ito pa, Pag-asa Island, malaki na ang ipinagbago. Yung dating masukal at halos damuhan na paliparan, ngayon ang lupit, mga kabayan. Kitang kita natin ang napakagandang beaching ramp at napakagandang sementadong runway. Drone ng Amerika na mataan sa Zamboanga. Isang pagpakita na tuloy-tuloy ang suporta ng Amerika pagdating sa pagkuha ng mga impormasyon, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Amerika, Australia at Pilipinas nagsama-sama upang ipakita kung paano manalo sa digmaan. China, kawawa ang inabot. Tinabakan ng Pilipinas, ito yung isang halimbawa na pagpatas lang ang laban. Kayang-kaya nating pataubin ang mga Chino. 21 puntos ang lamang ng Pilipinas kontra sa China. Isang malakas na mensahe na atin ang West Philippine Sea. Sila ngayon ang binuli ng Pilipinas. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video. Mag-subscribe. Mabilis lang ito. Promise! Mga pag-unlad sa mga isla ng Pilipinas sa Calayan Island Group, halimbawa sa Likas at Parola Island, makikita na sa Google Earth. Kung dati sabi nila na pag-iiwanan at mahirap i-develop ang nasabing mga isla, kung saan naroroon ang ating mga sundalo upang bantayan ang ating mga teritoryo. Ngayon, iba na, dahil makikita na natin, mga kabayan, ang iba't ibang mga pagbabago tulad ng helipad, mga karagdagang gusali, solar panel system upang bigyan ng sigla at maiangat ang pamumuhay ng mga tropa ng gobyerno na nagbabantay sa mga nasasakupan ng ating bansa. Sabi nga nila, kung gusto may paraan. Ayon sa kuha ng Maxar Technologies noong buwan ng Abril taong 2022, ito ang larawan ng Kota Island. Kita lang natin ang larawan ng solar panels. Pero ngayong taong 2023, ayon sa Google Earth, mapapansin natin, mga kabayan, ang malaking helipad, mga karagdagang gusali na wala noon, pero meron na ngayon. Punta naman tayo sa Parola Island. Ayon sa kuha ng Maxar Technologies, nang buwan ng Disyembre ng taong 2017, ito ang larawan ng nasabing isla. Pero ngayong taong 2023, ayon sa Google Earth, kita ang malaking ipinagbago ng Parola Island. Malaking helipad, mga kalagdagang gusali at iba pang mga infrastruktura na ginawa ng gobyerno ng Pilipinas para sa ating mga sundalong Pilipino na binabantayan ang ating mga teritoryo sa Calayan Island Group sa West Philippine Sea. Dati ang mga ito ay puro pangarap lamang, pero ngayon meron na tayo. Ito ay pagpapakita na hindi natin hahayaan na maagaw ng China ang mga islang ito. Akala nyo, tapos na? Meron pa? Ang videong inyong nakikita, mga kabayan, ay hindi artipisyal na isla ng China. Yan po ang bagong mukha ng Pag-asa Island na bahagi ng Calayan Island Group sa West Philippine Sea. Yan ang naging bunga ng pagpuporsige ng ating gobyerno na baguhin at paunlarin ang isa sa pinakamalayong isla, ngunit mahalaga para sa ating mga Pilipino na parte ng Calayan Island Group sa West Philippine Sea. Sabi nga nila, kung kaya ng Vietnam at China gumawa, kayang-kaya rin ng Pilipinas. Kung dati pangarap lang natin na makapunta sa nasabing isla, pero ngayon ang pangarap na yan ay tutuparin ng lokal na pamahalaan ng kalayaan sa Palawan. Simula sa 30,000 halaga hanggang sa mahigit 100,000 piso, mapupuntahan mo na ang mga isla ng Lawak Island, Patag Island, Likas Island at Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, drone ng Amerika na mataan sa Zamboanga. Ito ang MQ-1C Grey Eagle Extended Range na posibleng ginagamit ang Amerika kasabay ng kanilang P-8A Poseidon nung nagsagawa ng resupply mission ang Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang nasabing drone ay nakita na nag-takeoff sa Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga City. Ito ang patunay na patuloy ang ginagawang suporta ng Amerika sa pagbabantay at pangangalap ng impormasyon, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Tandaan, mga kabayan, ang MQ-1C Grey Eagle Extended Range ay kayang magdala at maglunsad ng 4 na Hellfire missile. Meron itong kakayahan na lumipad sa taas na 29,000 feet. Kaya ng MQ-1C Grey Eagle Extended Range na tumagal sa paglipad ng 42 oras. China, kawawa ang inabot. Tinambakan ng Pilipinas, ito yung isang halimbawa na pagpatas lang ang laban. Kayang-kaya nating pataubin ang mga Chino. 21 puntos ang lamang ng Pilipinas kontra sa China sa FIBA World Cup.
isang malakas na mensahe na atin ang West Philippine Sea. Ang kupunan ng China ngayon ang binuli ng mga Pilipino. Sa ibang balita naman, ipinakita ng Australia, Amerika at Pilipinas kung gaano kahalaga ang isang alyansa upang maging epektibo at manalo sa digmaan. Laban Pinas.